I hope na dagdagan ang ating pagbabasa ng Biblia ng minuto, kung hindi oras. We can know God through the Word. We can never know God deeply, widely, in a very personal way without the Word. So kaya po sabi ng Panginoon, I have put my Word above my name. Okay? So kaya po, umasa po ako na kayo po ay, it is my failure as a pastor if I cannot bring you to love the Word, to loving the Word of God. So it is my goal that every Christian in the life of grace ay talagang mamahalin niya ang salita ng Diyos at magbabasa siya ng Biblia, magbubulay-bulay ng Biblia. At ang pinakamatindi po na expression ng love natin si God, minimemorize po natin ang kanyang salita. Amen? At umasa po ako na marami na kayong memorize na verses kaysa dati. Huwag naman po yung kayo ay 5 taon na dito, eh, John 3:16 pa rin kayo. Pinakamaikli pinili nyo. Anong pinakamaikli verse sa Bible? Jesus wept. Pinakamaikli po yun. Okay, so ngayon po, dadako po tayo sa series natin. Tatapusin na po natin, Lord willing. At maganda po yung next in line na topic ko po, series po uli. Saka ko na po i-announce next Sunday. Pero ngayon po, tapusin po muna natin ang series natin tungkol po sa The Pursuit of Holiness. Wow. So, meron pong binabasa si Mars na book ngayon. Nakita ko po, binasa niya, luma na yon. Isa po yun sa mga recommended books. Kapag ka po ang mga great preachers ay tinatanong, ano yung book na nagbigay ng impact sa buhay mo? Yung pong binabasa niya, authored by A.W. Tozer, a great man of God. Ang title po nun ay The Pursuit of Holiness. Tama ako? The Pursuit of Holiness. Isa din po yan sa binasa ko nung babago kong Christian. Kaya if you can find one, okay? May mga na-memorize akong lines dyan. Yung pong kinu-quote ko minsan galing po yung doon. So, na-inlove po ako doon sa writing ni W. Tozer, The Pursuit of Holiness. Naniniwala po tayo na bawat mananampalataya ng Diyos, if you're a Christian, not only that you're in the pursuit of knowing Him, but you're in the pursuit of holiness. Nagpapakabanal ka. Okay, so nais ko munang welcome yung nasa pang third time natin nasa TikTok Live. At meron po akong friend, sabi niya manunood daw siya ngayon from the US, Melian Chang. I will be disappointed if you are not there right now. Okay? So, she's a very good friend of mine. And I hope na nandiyan ka. At, magandang hapon sa inyo lahat. Okay? Bago ko magpatuloy, ito pong topic na ito ay binanggit ko sa inyo last time. Isa po sa point natin is the importance of the pursuit. Why is it important that we Christians should be in the pursuit of holiness? And then secondly, the instructions. So, 2 points po lamang tayo na ating binabalik-balikan. At isa po sa sinabi ko, because we are in under a command to be holy. 1 Peter chapter 1 verse, come on, say it. 15 and 16, be holy for I am holy. Matthew chapter 5 verse 48, be perfect for your Father in heaven is perfect. So meron po tayong command. Pero gusto po sabihin sa inyo na yung command na yan, sa pagpapakabanal, gusto ko maintindihan niyo po uli, kaya bago po tayo magtapos sa series na ito, gusto ko maintindihan nyo na sa Bible, may 2 klase na binabanggit na kabanalan. 2. Okay? I hope malinaw na po at gusto kong linawin pa doon sa hindi pa malinaw. 2 klase ng kabanalan ang binabanggit sa Bible. Positional at practical. The positional holiness and the practical holiness na ito po ay sinusuportahan ng talatang anong verse? Hebrews chapter 10 verse 10. Galing. Thank you very much. And another one is, tingnan po uli natin sa salitang Tagalog. I-English muna natin. Bago Tagalogin, kasi meron hindi nakakaintindi ng Tagalog dito eh. Atin muna ang i-English. Ay. English muna. By the Word's will, kalooban niya, we are sanctified, past tense. Tayo ay binanal. Yan ang word na yan. We are sanctified, how? Not by obeying the commandments, but by through the offering of the body of Jesus Christ, minsan lang ginawa niya yon. So ito po ang tinatawag na positional holiness. Tandaan po natin. Bago ko po ipaliwanag pa yan, dumako po tayo sa verse 14, Hebrews 10:14. For by one offering, Jesus Christ offered His body, offered His life on the cross, He had perfected forever them. Sino ang kanyang pinerfect? Them that are sanctified. Okay, so Tagalog po tayo. Verse 10 of chapter 10. So gusto ko makita nyo dito, sa kalooban yaon tayo'y pinapaging banal. Take note of the word,
pinapaging banal, ginawang banal. Okay? Sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan, magpakailanman, minsan lang niyang gagawin yun, wala na pong next sacrifice. Jesus Christ came once, He died once, He resurrected once, there will be no more because that is once and for all. Minsan lang niyang gagawin yun for the salvation of the believers. So the word pinapaging banal, okay? Verse 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal, magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Okay, magkaiba po yun. Pinapaging banal, pinapagiging banal. Anong difference? Mahirap ang Tagalog, ano? English na lang. Okay, mga kapatid, ganito yon. Ang tao ay likas na makasalanan. Kung ang tao po ay likas na makasalanan, nasa dugo at laman natin na tayo makasalanan, paano tayo magiging banal? Paano ka magiging banal? Tayo po ay naging makasalanan dahil po yung minana natin yan. Wala po tayong magagawa. Namana po natin yan. Wala po tayong magagawa doon. Pag sinilang ka, makasalanan ka na. Ngayon, paano mo gagawing banal ang sarili mo? Sa relihiyon, sa pagsunod, hindi mo kayang gawing banal ang sarili mo. Ang sabi sa Biblia, Isaiah 64:6, ang gawang kabutihan ng tao sa kanyang harapan ay maruming basahan. So walang mabuting pwede manggaling na tatanggapin ng Diyos sa tao kasi ang tao ay likas na makasalanan. Nakuha nyo? Okay, ito na po yung point. Sa mga nakikinig, kung ang kasalanan ay minana, hindi siya pwedeng baguhin maliban na ang kabanalan ay mamanahin mo din sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pwede na nating manahin pag tayo sumampalataya sa Kanya. Yun po yung sinasabi ko kaninang positional holiness. Okay? Ang taong nasa deathbed, nagsisi ng kasalanan, kinilala si Jesus at ang kanyang kamatayan sa krus, at that instant bago siya namatay, siya ay binanal ng Diyos. At magugulat ka, kahit ang dami niyang kasalanan nung nakaraang panahon, nagre-reklamo ng lahat ng kapitbahay, magugulat ka, makikita mo siya sa heaven. Kung naandong ka. Yun po yung nangyari sa ipinako sa Kristo sa krus. Di ba? Mga criminal ho yung ipinako. Si Kristo nilagay sa gitna. Ibig sabihin, mas worse ang kanyang kasalanan according to the Jewish people. Di ba? Pero yung criminal sa kanang kamay, pinangako ng Panginoon today, you will be with me in paradise. Why? At that moment, he put his faith in Christ and at that moment, he became holy by position. Okay? Pero kung ang criminal na yun ay nakababa, tinitiyak ko sa inyo, magbabagong buhay siya kasi siya ay pagiging banalin ng Panginoon. So kaya tayo nagba-Bible study ngayon. Kaya tayo nagsisik, mag-memorize ng Bible. Doon po tayo sa practical holiness. Dapat po yung ating position at yung ating life practically should conform to each other. Dinideclare mong Kristiyano ka, dinideclare mong binanal kayo ng Panginoon, pero ang buhay mo naman hindi tama. So kaya po ang message na ito is addressed in particular doon po sa practical holiness because we cannot change anything. We cannot change the fact that we are holy because Christ is in us. It's the presence of Christ that makes you holy. It's not because you made obedient or make obedience to the law, okay, perfect. You cannot be perfect, you cannot be holy, kahit anong gawin mo sa ibabaw ng lupa, maliban na lamang na manahin mo ang kabanalan ni Kristo sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay mo sa Kanya. Have you surrendered your life to Christ? You are declared holy according to the Word of God. Ngayon, kinakailangan natin mag-Bible, manalangin, sumuko, umiwas sa kasalanan, okay? Kaya po yung command na sinasabi po sa Bible, okay? The importance of holiness, we are under a command. That commandment is given to those who are holy already by position. Okay? Na be holy at yung pong commandment na abstain from all appearance of evil, okay? Be holy for I am holy. Depart from iniquity, yun po ay para sa mga taong tumanggap na kay Kristo na binanal na ng Diyos. Okay, so alam na po natin ang difference, binanal at binabanal. Tayo po ay mga binanal, the moment we accepted Christ as Lord and Savior, tayo po ay binabanal ng Diyos every day. The process of sanctification. Yan po hindi naintindihan ng marami. And I hope naintindihan po natin bago natin iwanan ang series ng The Pursuit of Holiness. Okay. The importance of holiness, I gave 4 points. Number one, we are under a command. The Bible says we are to be holy because our God is holy. And we are representing God to the world. And if we are not going to live a holy life, we are misrepresenting the God
that we are representing. That's why God commanded us to be holy because we are representing Him to the world, to the friends, to the neighbors, and even to the family. Amen? And we are in a position to have no option because we are under a command, command coming from the Lord of Lords and the God of Gods, and we are not in to have our option. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay na meron kang term na sarili mo, dapat ang term ng Diyos ang masusunod sa'yo kasi you are under a command. Pangalawa, we are under a covenant sa sino mang nakipagkaisa kay Kristo. Ang ganda po ng topic namin kagabi kina Jockey, ni-request niyo po yun, marriage and salvation. And the term, if any man is in Christ or be in Christ, is a term used in marriage. Ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nilalang. Okay, kaya po sabi po, ang he shall leave his father and mother and cleave unto his wife and they shall be one flesh. One flesh po yun, the same thing with Jesus Christ. Pag nakipagkaisa ka kay Kristo, you are one with Christ. Wow. Co-owner with Christ. Co-sharer with His power. Co-sharer with His authority. Wow. So yun po yung emphasis po ng if any man is in Christ. Kasi yung asawa mo, yung pag-aari niya, pag-aari mo na rin. Yung pag-aari mo, iyo pa rin. Okay. So conjugal na po yun. Okay. Joke lang po yun. Okay. Ang mga babae kasi normally ganun sila eh. De, joke lang, joke lang. May nag-react, may nag-react. Sabi ko sa asawa ko, di ba sabi ni Lord, sa hirap at hirap, magkasama tayo. Ba't wala na bang ginawa? Puro hirap ba to? Okay. Sa hirap at ginawa, magkasama tayo. Okay? And then, last Sunday, nag-focus po ako doon sa the condition. Because to be holy is a condition. Matthew 5:8, the Beatitudes. Okay? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. If there is no holiness, you cannot see God. So that is addressed to the practical. Okay? Eh, para maintindihan, joking, liwanagin ko lang, hindi ko naliwanag kagabi ito ha. Ang Diyos may dalawang lenses. Pag tinitingnan ka niya, bilang anak niya, nakikita niya si Jesus Christ sa'yo, you are holy. Okay? So laging banal ang tingin ng Panginoon sa'yo sa isang lens. Pero yung buhay mo, hindi ka gumagawa ng tama, doon nakatingin siya, doon siya nadidisplease. Okay? So dalawa po yun. Banal ka, na hindi ka nagpapakabanal, medyo walang consistency yon, kaya nadidisplease si Lord. Kaya doon po tayo, ang ating address po, doon po sa second, the practical life. Okay? So ngayon, nakita po natin last time, na kung walang kabanalan, hindi ka pwede mag-worship. That is a commandment from God. Na dapat isuko mo yung buhay mo para ma-worship mo si God. Kasi God is holy. You cannot worship God without you being holy in life and in position. So yun po yung isa. So yan po yung natapos na natin, na ilang ulit na natin. So we are all worshipers of God. Kaya bago ka sumamba sa Panginoon at ang pagsabog 24 hours, lagi po tayong nakasuko sa Diyos ng ating buhay. Or else, there's no God that we worship. Bilang isang pastor, mga kapatid, ang goal ko dito, makapag-create ng mga tao kahit ilan lang tayo, pero may banal na pagsamba sa Diyos. Amen? Kahit lima lang tayo dito matitira. Si Joy, si Baba, si Cheryl, si Mars, kahit lima lang kami. Okay na yun. Basta pag sumamba tayo sa Panginoon ng Diyos, nasa gitna natin. Amen? Kaysa ang dami-dami naman natin, di naman maayos ang buhay natin, wala din, di ba? Okay yung marami tayo, pero maayos ang buhay natin, okay po yun. Amen? So, worship. Another thing is, sabi sa Bible, kapag maglilingkod ka sa Kanya, tandaan nyo to, hindi interesado ang Diyos sa gagawin mo. Mas interesado ang Diyos sa kabanalan mo kaysa ginagawa mo. Okay? Kaya unang-una, bago tayo maglingkod sa Panginoon, yung mga singers natin, bago sila umawit, alam nila yung principle. Okay, before serving God, lahat ng tumatayo dito, before serving God and anybody, before you do anything for God, tiyakin mo na ikaw ay banal at sinusuko mo yung buhay mo sa Diyos kasi kung hindi, God is not interested. Mag-o-offering ka, kahit anong laki nang ilalagay mo dyan, pero hindi ka banal, hindi yan substitute sa'yo. Sa Bible, alam naman natin, yung mabaing bao, maliit lang yung nilagay, but caught the attention of the Lord Jesus Christ. Okay? So nakita po natin yun. So, number one, it is a condition for worship. Pangalawa, sa outline natin, condition for working for Him. We are worshipers and we are workers and holiness must be pursued. And then thirdly, last time, ang ganda po ng topic natin last time, before God can do miracles in your life, before God can perform His promises to you, sanctification is a prerequisite. Okay? So,
Bago po ako dumako sa pinaka-final na topic natin ngayon, final, tingnan po muna natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 22. Tingnan po natin. Okay? Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. Alam ng Diyos kung sino yung Kanya. Okay? Alam nyo bang sa Kanya kayo? Mas alam ng Diyos yun, na Kanya ka. Okay? The Lord knoweth them that are His. And, ito yung Kanya ha, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Nilalayo niya ang kanyang kasalanan, nilalayo niya ang kanyang makamundong buhay, nilalayo niya ang mga bisyo niya sa buhay. Amen? Tanong natin, tuloy natin. Verse 20. But in a great house, sa church ng Panginoon, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and earth, and some to honor and some to dishonor. So meron po sa church ng Panginoon na meron nagbibigay ng dishonor, okay? Yung pong hindi nabubuhay ng tama, yung iba nagbibigay ng honor. And then verse 21, if a man therefore purge himself from this, from iniquities, okay, from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, banal. Okay? Anong susunod? Pakibasa natin. And, meet for the master's use and prepared unto every good work. Okay. Hindi po yung marami ka lang alam sa paglilingkod. Ang unang-unang requirement ng Panginoon sa'yo, nagsuko ka ba ng buhay mo sa Kanya? Nagpapakabanal ka ba? Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po dinadaan sa mga diploma. Okay? Hindi po dinadaan sa eloquency. Hindi dinadaan sa ganda ng boses. Ang ganda yung boses, sige natin, oh. Pangalawa lang mo sa akin yan pag ako umawit. Pero wag na. Baka mag-walk out ng misis ko, eh. Okay. So, amen? At nagpapasalamat tayo sa Lord, meron tayong Mark, na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen? Lahat po nakatayo dito as much as possible, you know their lives. Di ba? Sila po ay nagsisigap na maging maayos ang buhay nila. Amen? Maliban sa akin. Hindi, joke lang. Number one ako. Okay. Okay, so maliwanag po ba? Mas interesado ang Diyos sa iyong kabanalan kaysa iyong gagawin. Kahit maghimala ka pa ng katakot-takot dyan, anong gawin mo ditong acrobats? Pag hindi ka banal, no count. Amen? Okay, finally, mga kapatid. Ah, may pang-tatlo pala last time, pang-apat, no? Bago gumawa ang Panginoon ng himala sa buhay mo. Ano number one? Is a condition for? Worship? For work? For worth. Worth. Tatlo, no? O ngayon yung pang-apat. Okay. In 2 Chronicles chapter 20, verse 7, 15 to 17, ito po yung sinasabi. 2 Chronicles 20, Kevin, and he said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tuloy natin verse 16. Tomorrow, go ye down against them, behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them of the end of the brook, for before the wilderness of Jeruel. Verse 17. Ito na po. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed, for tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Ang kwento po nito, si Jehoshaphat, king ng Judah, okay, king ng Judah, meron pong tatlong nag-alyansa na mga bansa, lulusob po sa kanila to wipe them out. Okay? At nanalangin po si Jehoshaphat, at ito po yung sagot ng propeta sa kanya, Jehoshaphat, hindi mo kinakailangan lumaban sa digmaang ito, for the battle belongs to me. You don't need to fight this battle. Familiar po ba? Familiar sa atin, di ba? Okay, bakit po inaangkin ng Panginoon ang digmaan mo?
Sino dito may laban sa buhay? Sino may mga pinagdadaanan? Sabi nga ng anak ko, okay magala, dumadaan lang yan. Oo, meron pang isa. Bakit ka nga ba dumaan dyan? Alam mo naman mahirap yan. Okay. Ano man ang pinagdadaanan mo? Okay, sa mga kapatid natin nandito, may mga pinagdadaanan. Okay? Kinost mo yan o kinost ng iba, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, hawak ng Diyos ang battle mo. Tingnan po natin sa verse 2 and 3, ano po ang kanilang ginawa? Nung mabalitaan po ni Jehoshaphat na meron parating na mandirigma, na malapit na tatlong mag-alyansa po yun, parang US, China at saka Russia nagsama-sama. Tapos Pilipinas lang sila. Di ba? So, lumura lang sabay-sabay yung mga bansang yun. Wala na, lubog na ang Pilipinas. For the children of Ammon, verse 2 and 3, sorry. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee. So nakita po natin, di ba? Verse 3, anong ginawa nila? And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. This is a move of sanctification. Sinuko nila ang buhay nila sa Diyos. Okay, mga kapatid, ito na po yung point. Kinakailangan tayo mag-pursue ng holiness at isuko ang buhay sa Panginoon para maging totoo na inaako ng Diyos ang laban mo. Pero kung hindi mo isusuko sa Panginoon ang buhay mo, parang sinasabi mo sa Kanya, Lord, I can manage, I can take it by myself. And you will be on your own, fighting your own battle. And you will experience defeat upon defeat and defeat upon defeat. And what a useless defeat and failure in life when God can take the battle upon His shoulder and fight for you and for you to experience victory and victory and victory and victory. Amen? So kaya po sinasabi ko, the pursuit of holiness is important in order for God to take our fight and to fight for us. Ang daming Kristiyano na nasasayang ang kanilang mga panahon fighting their own battles when in fact the Lord can fight for them. Useless worrying. Useless getting afraid every day. Worrying for tomorrow when in fact God can do that for you. Okay? So magbibigay po ko ng dalawang passage sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Para po mahamon tayo na magpakabanal talaga tayo. May pera ka o wala. Ang importante, ang Diyos ang lumalaban para sa'yo. Dahil nagpapakabanal ka. Amen? Deuteronomy chapter 23, verses 11. Tinan po niyo itong verse na ito, ha? Meron palang ganit. Nung ma-encounter ko ito, meron palang ganyang verse sa Bible. Tinan niya, ha? But it shall be when evening cometh on, he shall wash himself. Iakit natin sa verse 10 muna. If there be among you any man that is not clean by reason of uncleanness, that chanceth him by night. Sa Tagalog po yan, yung nadudumi. Chanceth by night. Sumasakit yung chan. Okay? Then shall he go abroad, out of the camp. Aalis po siya sa camp. Hindi po yung mag-a-abroad, ha? Sasakay sa aeroplano. Out of the camp, abroad ang tawag, lalabas sa camp. Kasi nagka-camp po yung mga Israelite galing sa Egypt, eh. Are you familiar? He shall not come within the camp. Verse 11. But it shall be when evening cometh on, he shall wash himself. Okay, lilinisin niya ang kanyang sarili. And when the sun is down, he shall come in into the camp. So, ibig sabihin, pag dumumi ka pala, hindi ka pwedeng bumalik sa camp. Hihintayin mo, okay? Hihintayin mo, when the sun is down, he shall come into the camp again. Hihintayin mo yung paglubog ng araw, kinabukasan. Okay. Verse 12, tingnan po natin. Thou shalt have a place also without the camp, whether thou shalt go forth abroad. So, dapat merong place na pinagdudumihan kayo kasi nagtatravel po sila, eh. Hindi pwedeng dumami sa loob ng camp, sabi ng Panginoon. Dapat may place talaga kayong pinupuntahan. At ang sabi ng Panginoon sa verse 12, napaka-particular. This is God talking. Okay? Verse 13. And thou shalt have a paddle upon thy weapon. So dapat mayroong mga paddle ang bawat isa. Galing, no? And it shall be when thou wilt ease thyself abroad, pag dudumi ka sa labas, thou shalt dig therewith. Okay?
Alam niyo po yung pusa? Marunong magkukay, tinatabunan. Sabi nga po ng iba, mas mabuputi pa daw ang pusa kaysa tao minsan eh. Tinatabunan. Okay. Ang sabi po dito, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee. Tatabunan nyo. Yung pusa, hindi na dapat turuan, no? Pero yung tao, tinuturuan ng Diyos. Okay? Tingnan natin. Sa verse 14. For the Lord thy God walketh in the midst of thy camp. Okay? To deliver thee and to give up thine enemies before thee. Kasi they were conquering nations upon nation. So ang Lord nandyan sa inyong camp, okay? Therefore shall thy camp be holy. So ibig sabihin, pag mayroong pupo sa loob ng camp, that makes the camp unholy. Anong sabi ng Panginoon? That he see no unclean thing in thee and turn away from thee. God will turn away from the camp. Pag mayroong smelly na something. Are you following? Okay, verse. For the Lord thy God walketh. So makita natin dito, pag mayroong dumi sa buhay ng tao, the Lord will turn away. God will turn away and God will not be with you anymore in the fight. Hindi mo nakasama ang Diyos. Okay, you're still holy positionally. Ang Diyos nasa iyo pa rin, but He cannot be with you in the fight. Naka nyo? Dahil may dumi ka, ito po ay duming tao lang. Kung nakakadiri sa Diyos ang pupo, mas nakakadiri ang kasalanan sa mata ng Panginoon, mga kapatid. Are you picking up? Hello? Okay, we cannot afford sin to stay in our lives. So there is an intense call for the pursuit of holiness so that God will be with us and He will deliver His enemy for us or our enemies for us and we will experience victory upon victory. So ganun po kahalaga ang kabanalan sa laban ng Kristyanismo. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, sabi ng iba, pag daw ikay tumanggap sa Panginoon, nagsimula ka daw makipaglaban kay Satanas. Tama? Pero hindi nila alam at hindi ko naririnig, kapag wala ka sa Diyos, ang kinakalaban mo ay ang Diyos. Pakitapos lang. Okay. Have your eyes on me now. Sa Bible, ang tawag sa atin dati, we are enemies of God. Kakampi natin si Satan dati eh. Dalawang camp lang po naman sa mundo eh. Team Jesus and Team Satan. Pag tumanggap ka sa Panginoon, sinurrender mo yung life mo kay Christ, you belong to the Team Jesus. Okay? Dati ang kalaban mo ang Diyos, ngayon ang kalaban mo ay ang diablo na. Pero sandali muna. Alin ang mas mahirap na kalaban, ang Diyos o si Satanas? Okay mga kapatid, remind ko lang ngayon. Sa Bible, si Satanas, ang tawag sa kanya is God of this world. Nung magkasala si Eva at si Adan, God gave him the legal right to rule the world, quote and quote. Kaya siya nagpapaikot sa sanglibutan. Sa pamamagitan ng mga presidente, mga governor, mga senador na korap, etc. Satan is the one at their back. Okay? Si Satan ay napakalinaw, lalo na ngayon, ng kanyang presensya. Para po doon sa sumusubaybay ng UFO or UAP ang tawag sa US. Pati sa Pilipinas po, Jessica Soho, marami na pong appearances ng UFO. Sino po ang nagpa-follow sa inyo? Na nasusundan mo, sino pa? Maraming hindi aware, pero yun po ay viral. It attracted the global attention about the appearances. At meron pa silang nakita mismong body ng alien. Okay? Patay. Nag-crash po yung 1947 pa nagsimula yan.
Mga kapatid, biblically speaking, walang creation ng Panginoon sa outer space. Yan po ay creation ni Satan kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Babanggitin ko po yan mamaya. At kapag ka ni-rapture na po ang mga mananampalataya at kinuha na po ng Panginoon ng mga Christians papuntang langit, magkakaroon ka ng headline, news blackout, magkakaroon ng network, kinuha ng UFO ang mga taga-Life of Grace. Okay? Ang naiwan na lang dito ay si Mark. Bahala ka na, Mark, ha? Ingat. Okay. So, Satan is very much alive. Number one, he is supernatural. Hindi tinanggal ng Panginoon ang kanyang power. Still, meron siyang supernatural power. At ang kalaban po natin, hindi lamang supernatural, siya po ay unseen. Hindi niya siya nakikita with all the myriads of demons na gumagalaw sa buhay ng mga tao. Drug addiction, pornography, lalo po sa internet, yung mga games ng mga demonic, ang dami po dyan. Creation po lahat yan behind the people na gumagawa po niyan is Satan and the demons. Okay? The enemy is supernatural. The enemy is unseen. And the worst, we're fighting Satan and the demons in his own territory. Wala kayong edge but to surrender your life to God. Only God can defeat him through you. Huwag nating hayaan na hindi mo isusuko ang buhay mo sa Diyos. Pinaglalaroan ka. Hindi mo lang alam pinaglalaroan ka by living the way you want. You are not to live your life the way you want and be a prey to Satan. Okay? So, nawa po bago magtapos ang message na ito, isuko natin ang buhay natin sa Panginoon and let us all pursue holiness. At mamaya malaman po natin kung bakit pa sa final po na aking point. Okay, warfare. Nakita po natin ng Diyos ayaw niya ng bulok at mabaho. Even literally. Kaya ang Kristiyano po'y malinis maging sa physical, sa katawan, sa bahay, lahat ng aspeto ng kanyang buhay, lalo na pagdating sa pamumuhay. Lifestyle is clean. God cannot be with you. Amen? Okay, another passage. In Joshua chapter 7, okay, verses 2 to 11, matapos po ang digmaan sa Jericho, the first city and the first kingdom, okay, that was conquered by Joshua, okay, ang susunod po ay, anong bansa? AI. Matagal na ho ang AI. Matagal na ang AI, kaso nga lang po dito, city or kingdom. The kingdom of artificial ignorance, okay? Ignorance of God. Okay. Verse 3. Nung makita po ni Joshua na, oy, konti lang pala mga AI. O konti lang pala sila. So verse 4, ang nagpadala po siya, ano lang, 3,000 soldiers lang padala natin. Kayang-kaya na nating tirisin yung kalaban. And in verse 5, pagkatapos po noon, nung lumusob na po ang mga tao ni Joshua, namatayan po sila ng 36 men at sila po'y hinabol. At pagkatapos ang sabi po dito, wherefore the hearts of the people melted became as water. Okay? And then in verse 6, and Joshua rent his clothes, siya po'y umiyak. Siya po'y nalungkot. Okay? And then in verse 7, siya po'y nanalangin, Lord, bakit nangyari ito sa amin? Okay? And then in verse 8, O Lord, what shall I say when Israel turned their backs before their enemies? Ano ang sasabihin ko kapag ang Israel ay natalo at tumalikod sa mga kalaban? Verse 9. For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it and shall environ us around and cut off our name from the earth and what wilt thou do unto thy great name? Nakita nyo? Sinabi ni Joshua, Lord, papano lang yung pangalan mo? Yun po yung soft spot ng Panginoon. Kapag ang iyong ginagawa, Lord, paano lang ang pangalan mo? Paano lang ang kalwalhatian mo? And then in verse 10, And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou dust upon thy face? Get thee up, verse 11. Israel hath sinned. Okay, mga kapatid, meron doong si Aka na kwento nyo, hindi ko na po hahabaan yon. Meron po sa camp nila na nagkasala at nangulimbat ng tinatawag na spoils of war. So kaya po sila natalo sa digmaan, sabi ng Panginoon, get up, Joshua. Nagkasala kayo.
And I cannot be with you in the fight of AI because there is sin in the camp. So mga kapatid, binibigyang diin ko lang kanina yung Deuteronomy na kapag merong kasalanan, kabulukan, kabahuan sa loob ng camp, I cannot be with you in your fight. You will fight your own battle and you experience defeat because I am not with you. So mga kapatid, point number 4. The pursuit of holiness is a condition, number 1, for worship. Number 2, for working for Him as workers. Number 3, for wonders. Huwag yung word pang-limasanan, hindi ko na isasama yan. Okay. Pang-5, pang-4 po, for warfare. Christians, we cannot do away with our enemy. We cannot do away from the fact that we are engaged in a 24/7 warfare. And the only way for us to experience victory is to pursue holiness by surrendering your life to God moment by moment. Maliwanag po ba? Okay. Point number 3, the consolation. Point number 4, sa main outline ko. Ano po yung consolation? Okay, tingnan po natin. Balikan po natin ang 2 Chronicles chapter 20 verse 25. 2 Chronicles 20, 25. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves more than they could carry away, and they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Okay, may have your attention now. Pag sinusuko mo ang buhay mo sa Diyos at nararanasan mo yung tagumpay, hindi pwedeng tanggalin at kadikit po ng tagumpay ang prosperity. The spoils of war. Hello? Prosperity is by surrendering life to God. Amen, Romel. Yan ang pinag-uusapan namin kanina. Pag sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, as a worshiper, as a worker, as a warrior of God, you will experience wonders upon wonders, provision upon provision, victory upon victory, because God is the one fighting our battle. The battle belongs to the Lord. Mga kapatid, again, ang labanang espiritual ay hindi pa damihan ng alam. Hindi pa galingan ng awit o preaching. Hindi pa damihan ng diploma, doctoral degree, masteral degree in theology and everything. Kabanalan po ang hinahanap ng Panginoon para labanan niya at maging laban niya ang laban mo. Maliwanag po ba yun? Tapusin na po natin ang mga sakripisyong sarili natin sa pamamagitan ng katigasan ng ating ulo, fighting our own battle, living a life not totally surrendered to God. So this message is a call for us to pursue holiness and for every one of us who claim to be worshiper, who claim to be warrior, who claim to be worker of the Lord, we should live and pursue holiness every day and get the consolation, the spoils of war, the provisions of the Lord. Amen? Okay, so dako po tayo dun sa instruction. Finally, dito po tayo magtatapos sa instruction. Ano po ba ang instruction sa atin ng Panginoon? Okay, dito po sa point na ito, dito po sasabihin sa inyo, doon marami na ako nasabi noong una, ito po yung pinaka-summary ng message. Okay? Are you ready for this verse? The summary of what I'm talking about. This is the summary of Christianity. Christianity is even defined in this verse that I'm going to give you. It is very familiar, but you have to understand it very carefully. The verse is Galatians chapter 2, verse 20. This is the final message about the instruction in the pursuit of holiness to experience victory. Okay? Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.
ginawan po yan ng song, kaso marami ang hindi nakaka-catch up sa song kasi yung tono hindi naman ganun kahirap, pero marami nahihirapan. Okay. Awitin po natin. Hindi, wag na. Joke lang. Okay. I am crucified with Christ. Ito po yung pinaka, matapos po natin malaman ng John 3:16. Okay? Marami po kong pwedeng isunod na mahalagang talata after John 3:16. Okay? And this is probably one of the next important or importance. One of the next important verses in the Bible, it summarizes life of victory. Okay. Ang sabi ni Paul, ako ay ipinako na kasama ni Kristo, nevertheless I live yet not I. Ang ibig sabihin po nun, ako ay nabubuhay pero hindi na ako. Naipako na akong kasama ni Kristo. Pag sinabing ipinakong kasama ni Kristo, ako ay namatay na kasama ni Jesus. Kaya very prominent teaching po sa scripture is self-denial, putting yourself to death. Pag hindi ito natutuhan ng tao, sarili mo pa rin ang mabubuhay, hindi si Kristo. Okay? Christianity, again, is defined, uulitin ko sa inyo, Christianity is defined by the secular world as a religion founded by Christ. But biblically speaking, Christianity is a life of Christ through His people, through His believers. This is the secret of worship, the secret of victory, the secret of working for Him. Surrendering to Christ in the pursuit of holiness. So that Christ, okay, will live through your life. And when Christ is living through your life, it is Christ who is the one fighting your battle. Because you put yourself to death, and Christ will show up and start fighting your battle. In Christianity, remember this, ang lahat ng tatanggapin ng langit na gagawin mo ay galing mismo kay Kristo rin sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya hindi ka pwedeng sumamba sa pamamagitan ng laman. Romans 8:8, they that are in the flesh cannot please God. Yung pagsamba mo ay galing sa buhay na nakasuko sa Diyos. Romans 12:1. Nakuha niyo po yung point? Hindi ka pwedeng sumamba. Yung gagawin mong paglilingkod sa Diyos ay gawa ni Kristo sa buhay mo. This is the summary of what I'm talking about. The pursuit of holiness. Hindi po ako magpipreach na hindi po ako nagsusuko ng buhay sa Panginoon. I will just find myself doing it in my own flesh. And God will not be glorified and the Holy Spirit cannot work through me. And some of you, many of you can sense that. Marami dito may gift of discernment. Okay? Now, finally, the instruction is this. Sabi ni Paul, and the life which I now live in the flesh, sa ngayon, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang tanong ko ganito, paano ako, pastor, mananatiling nagpupursu ng holiness o paano ako magiging banal lagi? That's the very big question, right? The answer is in this verse. Anong sagot? Baka napipick up niyo yung message. Anong sagot? Paano ako mananatiling si Kristo ay buhay sa akin? Paano ako mananatiling banal? Living by faith. It is faith that will sanctify you. The Bible is very, very, very clear on that. Ang kabanalan ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagsampalataya. At ang pagsampalataya po ay ang pagsuko sa Diyos. Hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos, sumasampalataya ka, hindi ka naman nakasuko sa Panginoon. Walang totoong pananampalataya doon. Ang totoong pananampalataya ay ang pagsuko ng buhay sa Diyos. Living by faith every day 24/7 because the fight is 24/7. And the pursuit of holiness is 24/7. Last Sunday, sinabi ko po sa inyo, nagkaroon ako ng bad dreams na ako'y nagkasala sa panaginip, hiningi ko ng tawad. Pag-uwi sa bahay, tinanong ako ng asawa ko, ano yung panaginip mo? Ay, yung panaginip mo. Ikaw naman, panaginip lang yun. Pati sa panaginip po, nagigilty tayo kasi ayaw natin magkaroon tayo ng maduming panaginip. May panaginip po ulit ako, pero huwag na lang kasi baka nga may masita na naman ako. Okay. Okay, so mga kapatid, maging sa panaginip, gusto ng Panginoon malinis ang panaginip. Kaya bago po tayo matulog, Lord, I want to have a clean dream. I want to have, if ever I will have a dream, I want to see you in my dream.
Yeah, magselos ng asawa mo, si Diyos ang karibal niya, wala siya magagawa doon. Saan panaginip mo? Si God. O ano, si God ang panaginip ko. May lamang ka pa ba dyan? Okay. So mga kapatid, this verse is the summary. Okay? Ulitin ko po yung isang kwento. May triumvirate. May trinity po sa kasalanan. Tatlong letter S. The trinity in sinning. Number one, Satan is involved. Letter S, the system of the world. The world system. Ang mundong ito is arranged by Satan, orchestrated by Satan, quote and quote, para sa mga taong makasalanan, para mahalin nila ang sanglibutan. Pinapaganda niya ang mga palabas, mga beer houses, pinapaganda ang mga, ang dami mga tanawin, masasarap na iba't ibang pagkain, para mga tao talaga, uy, ang sarap mabuhay. Di ba? The world where we belong is crafted by Satan para very attractive sa self. Tatlong letter S. Si Satan at ang world system, they are making appeal to the flesh, to the self, so that you can commit sin. Ang susi para mawala ng kapangyarihan si Satan at mawala ng appeal ang sanglibutan sa buhay mo, patayin mo ang sarili mo. Kapag hindi mo napapatay ang sarili mo, ang laman mo ay mahina. Attractive lagi sa iyo ang sanglibutan, ang material world. Kaya ang sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Parang sinasabi ko po yan, ang asong mahirap gamutin ang mga kuto at pulgas. Ang tawag po dito ay mga, ang tawag doon, parasites. Para mamatay ang mga kuto at pulgas ng aso, anong solusyon? Patayin ang aso. Patay silang lahat. Joke lang ho yun. Huwag niyo papatayin yung aso niyo, malong bilhin niyo dyan, eh, di ba? Lalo na yung aso ng mga, sino may aso dito? Na mamahalin? Talaga namang grabe, si ano, may aso. Dayong mahaling aso, ano? Oo. Si Lerma, matindi ang aso niyan. Nagsisarian, 30,000 ba yung bayad? Sisarian? Matindi, ano? Sisarian, aso. Di ba? Kaya ganun pa man, balikan po natin ang issue. Pag hindi mo pinatay ang sarili mo, sinuko sa Diyos, buhay ang laman mo para sa sanglibutan. Natutuwa ko sa aking asawa kaninang umaga, nagsisharing kami. Dennis, nagsisharing kami ni Ora kaninang umaga. Okay. Sabi niya, ano kapag ka talaga sumasamba ka sa Panginoon, parang wala ka ng gusto sa buhay mo kundi si Lord lang. Dati-dati yan, gusto ko ganito, gusto ko yan, gusto ko yan. Pero ngayon parang, si Lord lang talaga, wala nang iba. Sabi ko, tama ka doon, the more you worship God and get closer to God, the more you want to get out of the world. Yung panlasa mo sa sanglibutan, nawawala na ho yan. Mga mamahaling bag, relo, damit, kotse, bahay. God is on top of everything. He can fulfill all your being and all your needs in Jesus Christ. The more you worship God, the more you pursue holiness, the more you don't want to live on the planet Earth. You want to be with Him. Amen? Okay, finally, mga kapatid. Finally. Konti na lang po. Last minute na. Malapit ang dumating si Lord. Ang mga preachers po ngayon, ang mga messages about holiness. And I would like to give you this final message before I proceed to another series next Sunday. Okay? In Ephesians chapter 5, verse 25, 26, yung dalawang verses na yun. Attention, all men. Attention, all men. Husbands! Husbands! And husbands to be. Mark? Jobert? Alex? Jazel? Husband to be. Sabi ni Ramil, Pastor, natutuwa ako pag naririnig ko yung verse na yan kasi nare-remind ako sa love ko sa wife ko eh. Love your wives, even as Christ also loved the church. Amen, Jockey? Paano niya inalay ang kanyang buhay sa iglesia? Ganun mo inalay ang buhay mo sa Diyos. Eh, sa asawa mo. I'm sorry. Amen, Tikboy? Anya ka ba? Ayun. And gave himself for it. Ito po yung pattern ng husbands. Kaya pag naging Christian ka, obligado kang gawin mo to.
Ialay mo ang buhay mo sa asawa mo. Dati-dati ang asawa mo, pilit mong iniaalay ang buhay niya sa'yo kahit ayaw niya. Ngayong Kristiyano ka na, ikaw mag-alay ng buhay mo sa kanya. Amen? Okay, verse 26. Come on. Finally, may I have your eyes for the end times message. Yung pag-ibig mo sa asawa mo, may I have the attention please? Men? Sayang, wala si Windel. Windel, nakikinig ka ba? Yung pag-ibig po pala, yun po ang magsasanctify sa mga asawa nyo through the Word of God. Kaya, kapag ang lalaki ay nagpapakabanal at umiibig ng todo sa kanyang asawa, ang asawa niya, kahit matigas ang ulo, lumalambot din yan. Amen? Dahil na-attract siya, ang bait-bait naman ng asawa ko, nagbago na siya. Di ba? Dati-dati sa beer garden. Ngayon kasama ko na sa garden at the back of my house. Ayos na, di ba? Okay, sa verse 27, ito na po yung message. Totoo, di ba? Totoo, okay. That he might present it to himself. Ito na. Kailan po ipipresent ni Jesus Christ ang kanyang church sa kanyang sarili? Kailan? Malapit na, rapture. He will present his church, a glorious church. Pag sinabing glorious, walang dumis. Ang sabi dito, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yun po yung epekto ng pag-ibig natin sa mga asawa natin. At yun po ang epekto ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia. Ang iglesia nagpapakabanal. Nagpapakabuti sila. Ang susi sa asawa mo na ayaw mag-submit. Pag-aralan mo ang pag-ibig ng Diyos, ibigay mo sa kanya yan. Magsasubmit din yan. Amen? I love you. Okay. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Ang sarap marinig na, oy, member niyo pala si Jay.